Kumusta mga kaibigan? Alamin natin kung ano nga ba ang klaseng nilalang ang nahuli ng isang caretaker sa bansang Mexico at tinawag nila itong Metefec Creature. Alamin natin ng kwento nito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pakihit na din ng bell notification para maging updated ka sa mga bago nating video. Kaya, simulan na natin! Taong 2007 hanggang 2012, naging kontrobersyal ang isang malahalimaw na nilalang na gumimbal sa residente ng Metepec, Mexico, lalo na sa mga paranormal expert at mga UFO journalists, scientists at mga pag-aaral patungkol sa mga misteryo na nagaganap dito sa ating mundo. Ang bayan ng Metepec ay isang lugar sa Central Mexico na di umano'y na dinadalaw ng mga elemento at mga di maipaliwanag na nilalang at mga UFO. Humanoid creature. Madalas lamang natin makikita ang mga nilalang na ito na halintulad sa mga nakikita natin sa mga Q-mix, sa mga TV, video games, animation at katulad sa mga extraterrestrial na katulad na parang anyong tao na hindi mapaliwanag na mga nilalang. Hindi na bago ang mga usapin patungkol sa mga alien sa panahon natin ngayon. Sa katunayan, maging mga eksperto at scientist ay naniniwala na mayroong talagang ibang form of life na posibleng nabubuhay sa ibang planeta at maaring bumibisita dito sa ating planetang Earth. Noong 2007, si Orso Ruiz na isang caretaker ng rancho ay madalas maglagay ng mga trap para makahuli ng daga para ipakain sa mga ibon at ahas na pagmamay-ari ng lugar. Pero isang gabi, nabulabog ito sa kakaibang ingay nang mahuli ng di inaasahan sa kanyang rat trap ang mala humanoid na nilalang na di mawari kung ano ba talaga ang uri ng hayop ang nahuli. Kinabukasan, apat sa mga trabahador ng nasabing rancho, kabilang si Orso Ruiz, ang nakakita sa nilalang na nahuli sa rat trap. Buhay pa ito ng kanilang mahuli. Sa kanilang paglalarawan ay masyado itong agresibo. Nahuli ang halimaw sa kanyang braso na maipit ito sa rat trap. Makikita sa larawan na ang mata nito ay puro itim ang kulay. Ang kulay nito ay kulay abo na may makikintab na balat. Walang balahibo at mayroong matatalas na kuko at ngipin at mahabang buntot. May kaliitan lang daw ito at kasing laki lang daw ito ng isang koneho. Dahil sa takot na baka makawala pa ito at baka atakihin pa sila ng nilalang na ito, ay nagdesisyon ng apat na patayin na lamang ang misteryosong nilalang. Parang apoy naman na kumalat ang balitang ito sa mga taga Metepec, Mexico. At kung kaya di kalaunan ay tinawag nila itong Metepec Creature. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga tao tungkol sa nilalang na ito. Ang iba ay nagsasabi na isa daw itong alien na nanggaling sa ibang planeta na napadpad dito sa ating mundo. At may nagsasabi din na isa daw itong halimaw na gustong maghasik ng lagay matakot sa atin. Para daw itong hayop na isang tao na pinaghalo na di mawari kung ano ba talagang klaseng hayop ito. Masusing pinag-aralan ng mga eksperto ang katawan ng Metepec Creature. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang mahuli nila ang nasabing nilalang ay namatay ang may-ari ng rancho na masunog ito sa loob ng kanyang sasakyan. Ang paniniwala naman nila, ganti daw ito ng mga alien dahil pinatay nito ang isa nilang kalahi na alien. Ang katawan ng nasabing alien
ay binili ng sikat na personalidad na si Jaime Mausan na isang UFO journalist sa bayan ng Metefec na halos ilang taon din sinubukan na pag-aralan ang katawan ng nasabing alien. Ilang taon niya din sinubukan na paniwalain ang buong mundo na ang isang misteryosong Metefec creature ay isang tunay na alien. Subalit, ano ba talaga ang misteryosong nilalang na ito na binansagang Metefec creature? Halos 5 laboratorio lang naman ang nag-analisa kung ano ba talaga ang pagkinanlan nito. Subalit, sa una ay walang sinuman ang makapagtukoy kung ano ba talaga ang misteryosong nilalang na ito. Isa naman sa mga laboratorio mula sa Mexico ang nagsabi na ito ay posibleng may human origin o may DNA ng isang tao. Sa tulong ng Alien Investigation Program mula sa United Kingdom at Internet Forum na ETS o Above Top Secret, inimbestigahan nila ang real phenomenon na katulad ng Metefec creature. Sa kanilang pagsiyasat, ay nalaman nila na mayroong isang DNA structure ang isang misteryosong nilalang. Sa kanilang pag-imbestiga, ay natuldukan na nga ang misteryo ng nasabing nilalang na nahuli sa Mexico gamit ang mga bagong teknolohiya at tulong ng siyensya. Sumailalim sa mga masususing pag-aaral ang labi ng katawan ng misteryosong nilalang. Bukod dito ay may isang malaking revelasyon na binunyag ang isang UFO journalist na si Jaime Mausan tungkol sa nasabing nilalang gamit ang DNA testing at mga cutting edge technology na tuklasan ng mga eksperto na ang misteryosong nilalang na ito ay hindi pala alien at isa lang pala itong uri ng mga maliliit na unggoy na buffy-tufted marmoset. Ito ay isang species ng maliliit na unggoy lumalabas sa DNA na ang nilalang na kanilang nahuli ay isa palang uri ng unggoy. At sa mahabang panahon na pagsiyasat ay kinumpirma din ito ng umamin si Orso Ruiz na unang nakakita at nakahuli sa nasabing misteryosong nilalang na ang kwento pala ay fake at gawa-gawa lamang. Ikaw, ano ba sa tingin mo ang nilalang na ito? Alien nga ba? Comment down below ang masasabi mo para malaman din namin. At yan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat!